Magandang araw mga kaubas. Welcome sa RJ's Farm. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin yung mga natuyong dahon ng ubas sa pagkakapruning nila sa mga puno nila para maging fertilizer o pataba sa lupa para masustansya sila. Ito na sila ngayon. So magwi-wait lang tayo ng mga 2 weeks para malalaman natin. Ay, naglalabas pa rin sila ng tubig. Ayan. Nagtutubig pa rin sila. So gagamitin natin yung kalaykay para ilagay. Ito yung mga tinira natin dahon. Ubas. Ayan sila. Tara. Na mga kaubas, nilagay natin sila sa mga puno nila para pag umulan mabilis silang matunaw para magiging na sila fertilizer. Nilinis na rin natin sila para magandang tingnan. Magandang araw mga kaubas. Bali, maaga tayong pumunta ng farm para makapagdilig. Kasi almost 1 week na rin hindi umuulan. Kaya yung lupa, tuyong-tuyo na. Para maginawaan sila. Ayan na si Tatang. Naayos na na yung patubig. Ayan. Pinatalian na niya. Kumain tayong tubig. Tiketa. Dun. Sila, tuyong-tuyo sila. Saka yung dahon na nilagay natin dati. Ayan na, natuyo na. So, pag nabasa yan, matutunaw. Saka magiging fertilizer. Pagkataas natin magdilig yan, baka bukas pwede na tayo mag-spray.
Nilagahan natin para maaga tayong matapos. Marami na rin po yan. Balikan ko po at ang bagya. Oo. Tapos lang nating magdilig. Ayan. Binasa natin yung mga natuyong dahon para mabilis silang mabulok para maging fertilizer. Baka bukas mag-spray tayo ng fungicide tsaka pesticide. Update lang dun sa bunga ng Black River. Ayan, ganyan sa karami. Mas marami pala siyang bunga. Tapos yung iba rito, namumulaklak na rin yung iba eh. Kaso, antayin na lang natin munang mag-mature yung mga sanga nila para may makuha tayong mga cuttings. Kasi pag yung hindi pa green yung mga sanga nila, pag hindi pala brown at green sila, wala tayong makukuhang cuttings para magpropagate, para maparami natin sila. Andito yung ibang isang bulaklak. Dali, hanap tayo. Ito sa Black River. Ito yun ah. Naka pre-bloom sila. Ito. Pre-bloom stage sila ngayon. Ito pa. Kaya nagbulaklak to kasi nung pinutol dito, nang tumubo, sumabay na yung bulaklak niya. Marami pa rito eh. Nakatago. Mahirap silang hanapin eh. Saka yung mga Brazilian doon na ano rin,
na puno. May mangilan-ilan na rin silang ano, magbubulaklak. So ibig sabihin, pwede na silang mamulaklak, kaso medyo tag-ulan pa. So subukan lang muna natin yung ibang mga malalakas sa tubig sa ulan. Ito pala yung ano, yung mga tinanim nating bugimbilya. Ayan. Ayan pa. Yung mga bulaklak na. Yung iba wala pa kasi maliliit nung tinanim. Ayan. So yun lang muna ngayon, vlog natin ngayon. Abang na lang sa ating susunod na update dito sa ating ubasan. Maraming salamat.